Mag-cover muna kayo, mag-cover muna, tapos tingnan nyo kung paano pasukin. Alas tres ng umaga, habang nahihimbing sa tulog ang ilan. Isang search warrant ang nakatakdang ihay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 laban kay Abdul Abdurrasid alias Manong, isa sa mga notorious na drug dealer sa Barangay Kalapakuan sa bayan ng Subic, Zambales. Ayon kay PDEA Region 3 Director Jeffrey Tasho, makailang ulit na naging subject ng operasyon ng PDEA ang notorious na drug dealer, subalit ilang ulit din itong nagagawang makalusot. Itong si Abdul talagang sinuswerte siya eh, yung laging nakakawala sa mga drug net natin. So dahil nga marami siyang mga tao, so mga nagtitip sa kanya, talagang bihira siyang lumabas, lumalabas lang siya kung talagang kailangan. So nag-i-stay siya dun sa parang ang refuge kasi niya yung ano, yung lugar na yun. Hindi na bago sa bitag ang Barangay Kalapakuan sa Subic, Zambales. Buwan ng Agosto, 2010. Sa pamumuno ni Director General Dionisio Santiago, kasamang Philippine Coast Guard Special Operations Group at Bitag, nilusob ang bagsakan ng iligal na droga at Cebu Changge sa Barangay Kalapakuan. Umbibiro ang isinagawang operasyon ng PDEA sa Barangay Kalapakuan. Sa tulong ng isang undercover agent ng PDEA, nagawa ng mapasok at makita ang sitwasyon sa loob ng barangay na pinagkukutaan ng mga sindikatong iligal na droga. Dikit-dikit na mga bahay, salas-salabit ang mga eskinitang dadaanan papasok sa barangay. Kaya naman siguradong maliligaw ang sinumang papasok sa lugar. Sa likod ng Barangay Kalapakuan, malawak na karagatan. Makailang beses binalik-balikan ng PDEA undercover agent ang Barangay Kalapakuan para makabisado ang pasikot-sikot sa target area. Ang bentahan ng ilegal na droga sa lugar bukas 24 oras. Kabahagi sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Isang Cebu Changge ang napasok ng PDEA undercover agent. 20 pesos kada session ang singil sa bawat parokyanong pupwesto o gagamit ng Cebu. Bukod pa dito ang sachet ng Cebu na nagkakahalagang 1,000 piso pataas. Hindi rin natitinag sa mga isinasagawang operasyon ng mga otoridad ng mga sindikatong iligal na droga sa Barangay Kalapakuan. Sa isinagawang paglubog ng PDEA undercover, nadiskubre ang dahilan kung bakit ganon kalakas ang loob ng mga sindikatong iligal na droga. Ang bawat trade na isinasagawa ng Zambales PNP agad nakatimbre sa mga malilit na Cebu Changge. Basta simula bukas ng Linggo, hindi pwedeng pumunta dito. Yun, yung timbre. Ito sinasabi ko, totoo mo naman hindi. Ano sabi ko? Salamat. Mabuti, at least kahit pa maka-iwas ba?
Kaya naman ang madalas mahuli sa tuwing isinasagawa ang operasyon sa Barangay Kalapakuan, mga small-time pusher at parokyanong gumagamit ng droga lamang. Ang mga personalidad sa likod ng mga shabu-changge patuloy na nakakalaya. Ako! Dahil malaki ang lugar na papasukin at maaaring manlaban ng mga miyembro ng sindikatong iligal na droga, kinailangan ng PIDEA ang tulong mula sa Philippine Coast Guard Special Operations Group. Nilinaw ng PIDEA ang Rules of Engagement para sa isasagawang operasyon. Dapat walang magpapaputok. Paano pag nagkaputukan? Pag walang immediate threat sa agents, walang magpaputok. What happened kung pinapuputukan na tayo? Pag meron kayo na kita na may baril, visual tsaka may clear shot kayo, tapos may threat sa inyo, tirahin nyo rin. Sa mga lugar kagaya ng Barangay Kalapakuan sa Subic, Zambales, kung saan makipot ang daan papasok at dikit-dikit ang mga bahay, kinakailangan gamitan ang taktikang gulpi de gulat o element of surprise. Ayon sa dating PIDEA Director General Dionisio Santiago, ang element of surprise ang pinaka-epektibong taktika laban sa mga sindikato. So, it's a matter of kwan. Kaya sasabihin ng iba, eh, nandiyan eh, ba't lihin uli? Minsan, preservation din ng manpower mo. You do not want casualty on your side. There will be other opportunities. Sa mga operasyon laban sa mga sindikatong nagbebenta ng droga at nagpapatakbo ng shabu-changge sa Barangay Kalapakuan, hindi lang simpleng element of surprise ang ginamit ng PIDEA. Ilang mga operatiba kasama ang Philippine Coast Guard ang nagsilbing perimeter fence para siguraduhing hindi makakatakas at ma-corner ang mga target na personalidad. Ang perimeter fence ay taktikang isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapalibot ng mga operatiba sa isang target area. Habang isinasagawa ang countdown para sa paglusob, unti-unting lumalapit sa target area ang mga operatibang naka-perimeter fence. Sa oras na isinagawa ang frontal assault, ang perimeter fence ang magsisilbing blocking force na siyang haharang sa lahat ng pwedeng daanan ng papatakas na suspect. Element of surprise ang gagamitin mo yan. Kagaya nung ginawa natin doon, pati Coast Guard ginamit natin, lakasan ng loob. Kaya ang pipiliin mo rin operator, yung alam mong hindi aatras. Kaya tayo, gumamit tayo ng mga regular agents natin. Pero may mga kasama tayo, ex-military. Tapos we are coordinated with the local police. Pag napwesto mo, naselyohan mo na yan. Saan pa sila tatakbo? You seal the area. All teams, rock one. Buhos tayo, buhos. So, lulusubin, sabay-sabay, isang buhos lang, yung assault, diretso doon sa bahay ng subject natin dito. Sa mga operasyong isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa mga sindikatong iligal na droga sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales, matagumpay na aresto ang ilang suspect na kasama sa order of battle ng PIDEA. Makalipas ang mahigit 3 taon, muling binalikan ng PIDEA at Bitag Investigative Team ang Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Sa pagkakataong ito, target nilang isang notorious na nagpapakalat ng ilegal na droga sa lugar, si Abdul Abdurasib alias Manong. Sa operasyong ito, makakasama ng PIDEA Region 3 ang Special Enforcement Service or SES. At Subic at Olongapo PNP at Philippine Army. Dahil makailang ulit nang nakalusot sa mga operasyong isinagawa ng mga otoridad, pinagplanuhang mabuti ng PIDEA ang isasagawang paglusob. Ayon kay Director Jeffrey Tasio, ang mga residenteng tauhan ni alias Manong kakasa at maaaring magpaputok oras na maalarma sa isasagawang operasyon ng PIDEA. Kaya naman ang SES ang itinalagang lulusob sa bahay ng notorious na drug dealer.
Ang target na bahay katapat mismo ang isang moske. Kaya naman doble ingat ang PDEA na walang makakatakbong suspect sa katapat ng simbahan para makaiwas sa gulo. Tingnan nyo ah, okay? Yung sasakyan hanggang dito, no? So pagdating na pagdating, didiretso na yung ECS tsaka yung perimeter 1. Iskinita lang yan na ano, siguro kasiyang dalawang tao. Sumasikip. Bilisan lang mga 100 meters yung ano tatakbuhin hanggang dito. Ah, so may pointer naman kayo. Yung pangalawa, dito na kagad. Ah, yung perimeter, i-block nyo itong mosque. Huwag nyo papasukin. I-block nyo lang para walang tatakbo dyan. Nakuha, perimeter. So take note, may experience na tayo dito. Ah, yung mga ano, armed yung mga tao rito, they have the tendency na lumaban. May na-wounded na tayong kasama dyan. So, we move as fast as we can para ma-exploit natin yung element of surprise, yung security natin, huwag nating ibababa. Kung yan, arm, you know what to do. Ha? Especially yung mga entering team. Kakaibang hamon ng kakaharapin ng PDEA sa operasyong ito. Wala silang mukha ng subject na drug dealer. Tanging address lamang ng bahay ang pinangahawakan ng mga operatiba at impormasyong ibabato ng asset na nasa target area mismo. Itong si Abdul may previous case siya, nakulong na siya 2009. Sila kasi yung nagsusupply ng illegal drugs doon sa mga nearby municipalities, doon sa barangay mismo. And then at the same time, sila yung may mga drug dens din doon sa lugar na yun. According sa ating mga informants, makakapag-dispose siya ng kalahating kilo. So talagang marami yun. Kaya naman, kinakailangang mabilisan ang paggalaw para madatnan sa loob mismo ng bahay ang subject na si Manong. Ang mga lagusan kung saan pwedeng tumakas ang suspect, masusing pinag-aralan din ng tropa. Para po sa Special Enforcement Service po, ang magiging target nila po is itong mismong bahay ng ating subject na si alias Manong. Ang assigned po dito is SES and then yung perimeter team 1 po natin. Sa area na to, within sa mosque po, sisecure po siya ng perimeter team 2 is PPSC, tapos yung sa PLP po nakasama natin. Sa support team po natin dito, sa outside ng Manong store, and then dito naman po sa entry team 1 and 2 natin, dito po sila sa isang bahay pa ni alias Manong. So kung titingnan natin based doon sa area, talagang masisikip yung mga daan, tapos dikit-dikit yung mga bahay, so mahirap siyang pasukin. And then maraming mga emergency exit na kung titingnan mo sa labas hindi mo makita, pero meron palang mga madadaanan sila doon na pwede nilang pagtaguan. Ngayon sasakyan natin pagdating diretso sa area. Tapos automatic deployment, tapos kanya-kanyang assignment na ng area dyan. Parang hahanapin mo kung paano mo maisisil yung area. Di ba? Kaya nung magtakbuhan sila, kahit saan sila pubulas doon, may tao tayo nakaabang. Dahil makailang ulit nang naging subject ng operasyon ng PDEA ang Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales, kinakailangan ng PDEA ang dagdag na puwersa. Ayon sa napagplanuhan, ang PDEA SES ang magsisilbing assault team na papasok sa bahay ng suspect. Ang SWAT team at Philippine Army naman ang magsisilbing perimeter fence. Pagdating sa target area, ito ang tumambad sa mga operatiba. Ang kalsadang patungo sa bahay ng suspect na si Manong makitid. Isang sasakyan lamang ang maaaring dumaan. Ops, pwede na rito. Pwede pang siksik. Paan saan? Pwede na rito. O sige. Paan na rito. Baba. Paan saan? Paan saan?
Hindi pa pumuputok ang liwanag. Narating na ng mga operatiba ang target area. Hey! Daba! 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 Ilan sa mga lookout ang nadatna ng PDEA agent sa labas ng mga eskinitang papasok sa target area. Ang eskinitang dinaanan ng mga operatiba at bitag papasok sa target na bahay, makitid. Dikit-dikit ang mga bahay sa lugar. Kung sa araw, delikado ang lugar na ito, mas nagiging delikado pagdating ng gabi. Pagdating sa target na bahay, ito ang sumunod na pangyayari. Dalawang gate ang kinakailangan wasaki ng mga operatiba para mapasok ang target na bahay. Ang hinihinalang suspect na si Manong nakatakbo sa bubungan saka tumawid patungo sa katabing bahay. Our plan is to implement a search warrant ng madaling araw in order for us na makuha siya na ma-surprise. So, para hindi na siya makaporma pa. It's just very unfortunate for us na na-monitor niya yung pagpasok doon. Daming iskinita. So, most probably natimbrehan siya. May mga lookout siya. And then, sa haba nung tatakbuhin natin. Tapos, pagdating natin doon sa area, hindi basta-basta ma-breach kasi ang daming mga safety nets. Minsan na nagiging problema dyan, hindi mo napag-aralan or nagkaroon ka ng oversight na dikit-dikit ang bahay. Umakyat sa bubong, nagpalipat-lipat. Alam mo yung mga yan, kabisado na area, that is the disadvantage kung ang operator is not from the same place. Paglipat sa kabilang bahay, ito ang sumunod na eksena. Ilang putok ang umalingaw-ngaw. Saan? Yan sa loob ng bahay yan? Ang ilan yung nandun sa loob? Sir, hindi kita yung nagpamukotok. Malapit lang yun, malapit lang o! Hindi nagkamali sa kanilang hinalang PDEA Region 3. Agad nagpaputok ang suspect na si Manong. Ano nangyari dyan? Pura ba kayo dyan? Malapit. Saan? Yan sa loob ng bahay yan? Dahil dikit-dikit ang mga bahay, hindi alam ng mga PDEA agents kung saan ang gagaling ang putok ng baril. Sa mga oras na ito, maaaring kasama na rin ang nakikipagpalitan ng putok, hindi lamang sa mga miyembro ng sindikatong ni Manong, kundi ang iba pang sindikato sa lugar na nabulabog sa isinagawang paglusob ng PDEA Region 3 at Zambales PNP. He was able to retaliate. Nung pagdating natin dun sa kanyang place, habang binibridge natin, nakapagpaputok siya. Hindi siya napasok agad kasi nga ang daming safety measures siya. So habang binibridge, nahirapan talaga. So habang nagpapaputok, nahirapan yung tropa na i-bridge yung kanyang place. At the same time, napakadilim. Another problem is that
may mga ibang nagpapaputok nandito sa likod, nasa side. Ang dami nating concern na saan ba yung ano, saan nanggagaling yung putok. Ito kasi grupo sila, so they provide support sa kanilang mga kasamahan. So yung kanilang pagpaputok, ang disturb at saka at the same time para mapigilan yung paglusob doon sa kanilang kasamahan. Sa loob ng bahay na ito, pinakiramdaman ng PDEA agents ang sitwasyon. Hindi sila kumikilos at gumagawa ng anumang ingay. Maaring may mga sniper na nakaabang lamang sa kanilang bawat galaw. Nakikita ka kasi lumakita. Ha? Nakikita ka kasi. May kita sa kasi. Sa bubong mo nga kanina. Ano sa bubong? Dito nga, tumama sa pinto. Nandiyan nga sa pinto, nandiyan ako sa pinto kanina. Ang hamba, ang natamaan. Tumoble ang tensyon sa bahay na kinaroroonan ng PDEA agents at BITAC Investigative Team. Matapos umalingaw-ngaw ang pangalas 5 ng umagang panalangin ng mga kapatid nating Muslim. Ilang minuto ang lumipas, umatras ang PDEA agents mula sa mga target na bahay. Ang ginawa natin kasi nung nagkakaputukan na doon sa loob, parang napapansin natin nagmamas up na sila. So we have to reorganize. Hinintay natin na medyo magliwanag kasi hindi talaga natin makita kung saan yung nanggagalingan ng mga putok. At the same time, yung target natin hindi natin ma-identify kung saan siya nagtatago. Sasabihin ng iba, eh nandiyan eh, ba't lihin uli? Minsan, preservation din ng manpower mo. You do not want casualty on your side. Ang babalikan namin, there will be other opportunities. Muling nagplano ang PDEA Region 3 at SES para sa isasagawang paghahain ng search warrant. Dahil hindi alam kung sino sa mga bahay na nakapaligid ang nagpapaputok sa mga operatiba, napagdesisyonan ihain na lamang ang search warrant pagputok ng liwanag. Kasama ang Sambales SWAT, muling pinasok ng PDEA Region 3 ang target area. Sa pagkakataong ito, ipinairal nila ang body-body system. Ang bawat isa na nakaantabay sa harap at likod, taas at baba. Ilang minuto pa, dumating ng barangay captain ng lugar na tatayong witness sa paghahain ng search warrant. Dito na inumpisahan ng mga ehente ng PDEA ang paghahalughog sa target na bahay. Sa ikalawang palapag ng bahay na tagpuan ng mga PDEA agents ang ilang basyo ng kalibre 45 na bala. Basag ang salamin ng bintana sa itaas nito, indikasyon nagpaputok ang tao sa loob ng bahay. Bukod sa mga drug paraphernalia, 8 pirasong sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nasamsam ng PDEA sa loob ng bahay ni Manong. Ang suspect na si Manong muling nalusutan ng operasyong isinagawa ng PDEA. Ganun talaga, may mga times na nagne-negative yung operations natin. Well, it's part of operation na may mga circumstances kasi na hindi natin ma-foresee. But we're
very glad na we all came back home safe. So initially we will be filing illegal possession of dangerous drugs. Nung napasok na natin yung area, yung place niya, we served the warrant and searched yung premises and we found more or less 10 grams ng shabu. Ayon kay dating PDEA Director General Santiago, hindi sa lahat ng oras ay nagiging matagumpay ang operasyon ng kanilang tropa. Hindi rin madali ang pagsiserve ng search warrant sa mga suspect sa pagpapakalat ng ilegal na droga. Malaking bagay na mapag-aralang mabuti ang lokasyon o terrain ng subject area. Sa oras na isasagawang operasyon, malaking bagay ang pagkakaroon ng advance party o mga asset na nakalubog sa target area. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagkakataong makatakas ang suspect. Sige, maka-escape ngayon yan. We have all the time in our favor. Alam mo yung gagawa, lalo sa drugs, yung gagawa ng kasalanan, any criminal, basta may pagkakakitaan yan, di mo naman maawat yan eh. Gagawa at gagawa ng paraan yan to pursue their trade. Ngayon, ang trabaho ng mga operatives natin is to be vigilant, to make sure na it's a mind game. Unahan yan, parang battle of wits yan eh. The thing there is don't be outwitted. Hindi namin sila titigilan. This is just a start. We'll be again planning for more anti-drug operations against them and hopefully we will be able to clear yung area na yun from illegal drug activities.